Hello mga sir, ngayong araw ay magtutroubleshoot tayo ng Honda Beat na ayaw umandar. Sinakay na lang ito sa jeep at nagsimula daw ito nung malakas ang ulan na baha at ayaw na umandar. Check natin. Ayan. Ayan, ayaw. Ngayon, i-check natin yung battery niya. Kung may power. Sir, i-check mo yung battery. Check natin yung battery. Kung may power. Kapag ganito yung nangyari sa motor ninyo mga sir, napaka-importante na dapat na dinodouble check muna natin. Huwag muna kayong bibili kagad ng parts. Kasi baka yung parts na bibili nyo, hindi nyo rin siya magamit kasi hindi pa natin alam kung ano yung sira nito. Kaya ngayon, ang unang-una natin gagawin, siyempre, check up natin battery. Kung may power yung battery, kasi isa rin yan. Itong Honda Beat na to, kahit na hindi siya totally battery operated, kapag ito ay mahihina ang battery at na-stock ng mga dalawang araw, isang araw na buong hapon na hindi ginagamit at sira yung battery, hard starting po siya, matagal nyo siyang mapaandar. Gawa kasi ng sa pagpa-jack natin, konti pa lang yung binibigyan ng supply ng kuryente, si fuel pump, mabagal siyang mag-process papunta ng gasolina papunta sa injector. Kaya nagiging hard starting siya. Ayan, tinitis light na. Okay, may power. Susunod natin naman na i-check yung mga fuse. Itis light mo yung fuse. Kapag nagtitis light kayo ng fuse, dito sa may parting kaliwa, ilalagay nyo sa may negative yung test light ninyo. Okay, meron. Tapos ililipat nyo naman sa kabila ulit, kapag sa right side kayo magtitis light, ilalagay nyo sa positive wire. Yan. Pagka wala yung 25 ampere, wala yung supply yan. Tingnan mo yung fuse. Turo mga taas yung mga nilagay ng piraya. Ayan, buo naman yung mga fuse niya mga sir. Kaya ngayon, susunod naman natin gagawin para ma-check natin. Balik mo muna yan. Mamaya na tayo magpapalit ng fuse. Importante, matroubleshoot muna natin. Yan, bayan natin yung fuse. Tapos ngayon, gagawin natin, magdikit kayo ng wire o kuha kayo ng wire. Tapos, itusok nyo dito sa fuse. Okay, itusok mo. Tapos, check natin yung panel kung yung ilaw. Okay, wala. Yung sa kabila. Okay, wala din. Yan, ibig sabihin, wala siyang connection. So natin gagawin, tanggalin natin yung upuan kasi may i-check tayo dun sa may gilid, yung may side doon. Tapos tanggalin na rin natin yung sa may clearings niya sa unahan kasi i-check din natin yung susian. Kapag same pa rin ang problema, ilalabasan natin yung battery harness niya. Kahit tanggalin mo natin yung upuan saka yung headlight assembly niya. Okay, ito na mga sir, naklasan natin yung clearings niya kasi dinouble check natin lahat kung ano yung problema kung bakit walang power sa panel. Ngayon, na-check naman natin yung battery kanina, meron naman siyang at check din natin dito mga wire, okay din naman lahat, halos check natin lahat. Ngayon, nung kwan chinarge natin yung battery, parang may inayata yung battery nito. Ayan. Gumana naman yung panel, ibig sabihin nagkaroon lang ng problema sa battery. Baka mahina. After natin mapapanel, nagkaroon siya ng check engine. Bilangin natin sa 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ibig sabihin, ang tinutukoy niyan mga sir ay ang error code 52 or yung CKP crankcase position sensor dito sa may part ng magneto. Dahil nga gawa ng medyo may katagalan rin yung unit at medyo yung wire kasi ng motor natin kapag sa katagalan rumurupok,
kapag ganyan nagkaroon siya ng error code 52, unang-unang pupuntahan ninyo yung part dito. Ngayon ninatak natin yung isang wire niya. Yan, putol. Putol dito sa may dulo. Dito. Yan. Basta ang gagawin nyo dyan mga sir, ang technique nyo dyan, kapag once na ganito yung nagka-problema sa inyo, nagkaroon ng code 52, mainam na wag muna kayong bibili ng parts. Mas maganda kung i-double check nyo muna ito. Kasi karamihan mga sir, dito ang problema. Kung sakaling wala naman dito ang problema, andito rin yung problema niyan, dito, minsan hindi natin pwedeng kalkalin yan, dahil sayang naman kapag kinalkal pa natin to, mas mabilis nang pumasok yung tubig. Iti-slight nyo na siya ngayon dito. Ngayon kapag nati-slight nyo na, color coding nyo lang din naman itong wire na to, hanapin nyo lang din dito yan, sa part dito. Kung color coding nyo dyan, kapag once na nati-slight nyo, lahat okay-okay, okay naman lahat, ibig sabihin, doon lang kayo bibili ng crankcase position sensor or yung CKP. Doon lang kayo bibili, ibig sabihin, yun ang sira. Ngayon na hindi pa tayo nagpabili dahil nagawa ng ano, hindi pa natin sure kung ano yung problema ng unit, kaya mas maganda kung dino-double check pa natin. Ngayon, na-trace natin na may putol na isa. At na-trace na rin natin, nagkaroon lang ng malfunction sa battery, kaya lumabas yung panel na niya nung tinarge natin. Kasi itong motor na to, kapag mahina ang battery mo, aandar naman. Pero pag totaling shutdown na yung battery, hindi mo siya talaga mapapaandar. Hard starting siya. Ngayon, sinabayan siya ng CKP sensor, kaya talagang totaling hindi mo mapaandar. Kaya ngayon, natrace na natin yung CKP na may problema sa wire. Pagdudugtungin na natin yan. Ija-jump na natin kasi pinakasagad kasi yung nangyari. Dito, sagad na sagad. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang parang sunog. Nagkaroon siya ng short circuit dahil yan dito sa init nung makina. Kaya nasunog. Kaya kung gusto nyong maiwas sa ganyan, makaiwas kayo sa ganyan, talian nyo siya ng cable tie. Importante hindi yan dumikit sa makina. Kasi sa katagalan tumatakbo yan, mainit yung makina, narulusaw yung wire natin. Kasi maliit lang kasi yung wire nito. At sabay mo pa ng katagalan yung unit, kaya nasasira. Kaya yun, pagdudugtungin muna natin yon para matesting natin mapaandar. Pagdudugtungin muna, i-jump muna, i-color coding mo. Pares lang din naman yan. Importante na pagdugtong mo siya. At i-double check nyo na rin yung ibang wire. After nyo mapagdugtong yan, check nyo din yung ibang wire. Baka mamaya mayroon na rin paputol. Isasabay nyo na rin. Okay ito mga sir, nadugtong na natin. Bali, ang nangyari rito, dalawa yung kanyang putol. Yung pinakita ko kanina, isa lang. Tapos nung hinatak pa natin yung mga ibang wire, ayun, may isa pang naputol. Kaya napaka-importante na na-trace nyo yung isa, i-trace nyo na din lahat-lahat. Atakin nyo lang, ganun. Makikita nyo kagad, putol kagad dyan kapag may problema siya. Tapos ngayon, may ating balutan yan. At itatry naman nating i-on yung susi kung andun pa rin yung error code or wala na. Okay, nawala na yung error code. Ibig sabihin yan, siguradong aandar na yung motor. Okay, start natin. Ayan, umandar na siya. Ayan, umandar na. Ibig sabihin na nagawa na natin yung ano, yung problema nito. At ang gagawin na lang natin, sisilyado natin yan, tapos mamaya pagbalik ng airbox na yan, tatalian natin ang cable tie para hindi na siya dumikit dun sa makina. At yung makina kasi umiinit yan, at yung wire na to nasusunog. Kaya balutan na natin, tapos balik na natin yung flarings. Pero dito mga sir, i-re-reset nyo pa rin. Kung wala naman kayong diagnostic tools, pwede nyo siyang i-manual reset. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-manual reset nito kung sakaling wala tayong diagnostic tools. Pero kung meron naman kayong diagnostic tools, hindi nyo na kailangan mag-manual. Okay, balik muna natin yung pairings, tapos babalutan muna natin to.
At least, ayan, nakita na natin, napandar natin. At yung battery niya, nalubat. Kaya chinarge pa natin. Ibig sabihin yan, wala siyang problema rito. Ayan, tinanggal kasi natin yung ano, yung ganyan, kasi nga wala siyang panel. At tinesting naman natin yung battery, tinislight natin. Umilaw naman yung tislight natin. Kaya ano, hindi natin kaagad na natrace kaagad yung battery kasi ano, tinislight naman natin. At least, na-check pa rin natin kasi andito na to. I-double check na natin yung mga posibilidad na masisira pa. At yun, na-check naman natin. Okay naman na lahat. Na-intact naman natin yung mga sensor, yung mga socket. Display natin ng ano, ng contact cleaner. Balik muna natin yung ano, clearings niya. Tapos, balutan natin yung dinugtungan natin ang wire. Tapos, tatalian natin ang cable tie. So, nabalik na natin yung clearings niya. Start natin ulit. Ayan. Start na siya. Bali, ano, na-reset ito mga sir. Hindi ko lang sa inyo na ipakita. Kasi may alubat yung ano, cellphone ko. At meron na rin kung ginawa na ito mga sir. Kung paano mag manual reset o magtanggal ng error code. Kahit na wala tayong ano, scanner. Pwede nga matanggal. Okay na siya. Pwede na mga pick up.